Ayan, so eto na naman tayo kay Ingrams. Part 2 ng Angel series. Siyempre kasama ko walang iba kundi si Naruto. Naruto. Excited ka ba sa second part? Yes. Yung first part na unawaan mo na. Oo. Yung first part mga angels, diba? Alam mo natin kung ano sila na pwede iba-iba ang itsura nila. Hindi ko sabihin hindi sila totoo dahil hindi para pareho ang itsura. Kasi nga depende sa kultura at saka sa kinalakihan mo. Ngayon naman, magtatawag na tayo ng anghel. Yon. Ano mo ba? Nung sinaunang panahon, Renaissance period yan ha, sa history sa kasaysayan. Diyan yung umutbong na yung ang mga tao naging mas matalino, mas nagagamit ang kaisipan nila. Ano yan eh, parang nabuhay ang mga tao. Okay, Renaissance. Okay. Parang ipinanganak muli. May mga tinatawag na manuscript, mga nakasulat. Ang tawag nila doon, grimoire. 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 Oo. At itong mga grimoire, nakasulat dito yung tungkol sa mga anghel. Ang nangangalaga at nagsusulat dito, yung mga tinatawag na angel magus. Kung marami sila, angel magi. Magi. Kaya nga yung mga nakakita daw sa kay Kristo nung pinanganak siya. Di ba sa Bethlehem? Di ba magi? Kasi nga ito yung mga wise men. Hindi sila hari, kundi mga taong learned sa kababalaghan. Okay. Mga magi. Sila yung mga practitioners na tinatawag na angel magic. M-A-G-I-C-K. Nikea, angel magic. Para sa kanila, ang mga angels ay hindi good or bad. Hindi ganon. Para sa kanila, ang mga angels ay may silbi ba o walang silbi. Useful or useless. Yan, para sa kanila. Useful sila kapag pwede nilang utusan gawin ng mga bagay-bagay. Kumbaga, makokontrol nila. Pag hindi nila makokontrol, useless. So, pwedeng kontrol nila para gumawa ng mabuti, pwede nila makontrol para gumawa ng masama. Kasi nga, hindi sila good or bad, kundi useful or useless. Kumbaga, may silbi ba o walang silbi ang mga anghel na ito. Bakit sila nagkakaroon ng silbi? Kasi bawat anghel may kanya-kanyang kapangyarihan, may kanya-kanyang kakayanan. Yung mga mabababa, may mga abilidad yan na pwedeng gamitin niya. Okay. May mga tinatawag na mga angels na legends na, like yung mga sila Michael, Uriel, Gabriel. Di ba meron ganyan si Angel Gabriel, pakita doon kay Virginary. Bakit lang sila ma-L? Di ba L-L-L? Bakit? Kasi yung sinaunang Hebreo na salita para sa Diyos, L. Kaya nga merong Elohim, di ba? L-E-L. Okay. Ngayon, saan napulot ng mga magi, angel magi, yung paniniwala tungkol sa mga anghel? Saan nila napulot yan? Napulot nila yan dahil sa mga pinaniniwalaan ng mga karamihan, yung mga pinasapasang tradisyon, folk beliefs, o kaya yung itinuro ng Kabbalah. Yan ang pala yung sinasabi. Ang Kabbalah kasi, sinaunang paniniwala pa yan. Wala pa ang Islam, wala pa ang Judaism, wala pa ang Catholicism, ang Christianity, nandyan na yung Kabbalah. Kaya itong dalawang to, yung tradisyon na tinatawag na folk beliefs, paniniwala ng mga tao, sinaunang paniniwala, pati ang Kabbalah, pag pinagsama yan ang source ng angel magic. Okay. Eh bakit nga? Kasi nga 'di ba sa ating Old Testament nakasulat doon, halimbawa may mga anghel na nagpapakita sa mga propeta, 'di ba? Halimbawa kay Abraham yata may nagpakita ang anghel tapos sabi sa kanya, panaginip niya, ialay mo yung anak mo, 'di ba? O kaya may nagpakita rin kay Noah at sinabi sa kanya, gumawa ka ng arko kasi magugunaw ang mabahain ang magkakaroon ng tubig dito, iligtas mo itong pamilya mo at saka yung dalawa-dalawa ng bawat hayop, di ba? Ganun ang sila. May mga anghel na nagpapakita. At meron din anghel na nagpakita kay Jacob. Kaya nagkaroon ng ladder na nakita niya yung kalangitan daw, di ba? So, iba't iba. Maski nga, yan yung before pa. Tapos nung panahon naman ni Christ, di ba meron na rin angels din, di ba? So, nagsama-sama na. So, yung paniniwala niyan, noon-noong pa, sa mga Muslims, meron din silang paniniwala sa mga angels eh. Okay. Ano ba yung tatandaan natin mga prinsipyo ng isang angel magus?
Dalawa ito eh. Paniniwala sa armas o weapons at paniniwala sa salita o words. Yung mga weapons, kinakailangan magical yan. Yung na mga words, kinakailangan magical din. Okay. Una, naniniwala sila na mga tao kayang kontrolin ang mga anghel sa pamamagitan ng mga magical weapons. Totoo ba ito? Yes. Alam mo kung bakit? Kasi sa iba't ibang kultura sa buong mundo, may mga ganyang paniniwala. Halimbawa, sa South America, may isang mga tao, okay? Ang tawag sa kanila mga Patagonians. Yung mga Patagonians, pagka gusto nilang tanggalin ang mga demonyo, kasi mga demonyo, angels din eh, yung alam bad sila, evil sila. Para tanggalin ang mga demonyo ng smallpox, kasi naniniwala sila pag ikaw may sakit ng smallpox, chickenpox, eh dahil daw yan sa demonyo, yung paniniwala nila. Para tanggalin yan, kumagamit sila ng hangin at saka tubig. Meron silang, let's say, hawak nito, hinihipan nila maraming hangin, tapos binubusan nila ng tubig, nabubisik sila ng tubig sa hangin. Yun ang weapon nila. Okay. Yun namang mga Eskimo sa Alaska, naniniwala sila para tanggalin din ang mga masasamang espiritu o yung mga anghel na bad, gumagamit sila ng kutsilyo. Sinasaksak nila ang hangin. Yun ang paniniwala nila. Oo, weapons, diba? Magical weapons. Sa Russia, meron kasing tribu doon na mga taga-Finland eh. Ang tawag sa kanila mga Wotyaks. Okay. Para paalisin, palayasin ang demonyo, si Satan, sa kanilang mga villages, yung mga babae, sa katapusan ng taon, year-end, December 31, kumukuha sila ng mga sticks. Ano ba sticks? Patpat. Na yung dulo, pinagbuka-buka mo na sa siyam na bahagi. So, nine pieces. Hinati-hati mo siya, 9 pieces na nakausle. Yun ang ginagamit mo, yung ano-ano mo sa hangin, hanggang sa kaduluduluhan ng village para ang demonyo ay umalis. At maging sa Australia, ginagawa rin yan. Para alisin mo yung demonyo, yung buntot ng kangaroo na patay na, lalagyan nila ng laman at ihampas nila sa lupa. Hampas, aalis ang demonyo. Yung mga paniniwala. Pansinin mo, sa lahat dito, lahat merong ginagawa. Merong armas. Pwede yung armas ay tubig na itatapon mo sa hangin. Pwede rin naman merong kang patpat na gagamitin. Pwede rin naman na merong kang kutsilyo na gagamitin. Pwede rin na buntot ng kangaroo iampas mo. Diba? Yan yung isa prinsipyo. Gumagamit ng armas. At hindi lang basta armas ha. Siyempre, nililinis yun, dinededicate yun. Yung iba may sinusulat pa nga eh. Bukod pa dyan, pati pananalita. Yung pananalita, magical words, naniniwala kasi sila na ang bawat pangalan ay konektado mismo sa tao or sa object. Okay? Kaya nga ikaw, diba, pagka tinawag ka sila sa'yo, Naruto, napapalimun ka, konektado ka kasi, kontrolado ka. Kasi pag hindi ka kontrolado, kaya sabihin sa'yo, pitimini, hindi ka dilingon. Kasi hindi naman ikaw yon, hindi ka makokontrol. Pwedeng isnabin mo, dire-diretso ka lang, di ba? Isa naglalakad kami, isa sabi niya, oh, kumusta kumari, hindi ka man lang lilingon kasi hindi ka ma-interesado, hindi naman ikaw yon, hindi ka makokontrol. Pero, pagka pangalan mo yon, makokontrol ka. At nakasulit na sa Biblia, di ba? Sinasabi ganyan, ang tao, bibigyan ng kapangyarihan sa lahat ng mga nilikha at siya magbigay ng pangalan. Pag nagbigay ka ng pangalan, kontrolado mo yun. Kasi may connection yun mismo doon sa nilalang na yun. Yan ang dahilan kung bakit ang mga entities na hindi natin nakikita, yung mga elemental, ay hindi nagbibigay ng pangalan. Kasi ayaw nila na kukontrolin mo sila. Kaya nga, pag ako kami sa Spirit Questors, hindi binibigay sa amin ang pangalan. Pero ina-address namin sila bilang apo o kaya ata. Paggalang, mga apo, lahat ng mga lalaking nilalang, ada, mga babaeng nilalang, yun ang aming palagi sinasabi, mga apo, mga ada. Pero hindi nila binibigay ang kanilang mga pangalan. Pinapakiusapan namin kung gusto namin mahingin ng impormasyon. Okay?
So yun, maski nga ang mga Hudyo, Hudyo ba is Jew? Hudyo, no? Hmm. Ang kanilang pangalan ng Diyos, hindi nila binibigkas eh. Di ba Yahweh? Alam natin Yahweh. Pero pagka in-spell nila, YHWH. Wala yung vowels. In fact, ang buong pangalan daw ng Diyos para sa kanila, 72 letters. 72 names of God. Kaya nga yung 72 is a magical number kasi sa numerology, 7 plus 2 is 9. 9 is the ultimate number. Pinakahuli na yon. After that, babalik ka sa 1. Kasi yung 10 is 1 plus 0. Balik ka ulit sa 1. So 9 is the highest number. Ganun din, God is the highest. Yun ang sinasabi. Okay. Now, ito na tayo. Alam na natin ang isang magus, kina kailangan meron siyang weapon, armas, meron din siya dapat na salita na bibigkasin. Alam niyo yung mga salita niya? Yung mga salita na pangalan ng ano eh, ng anghel. Kailangan matawag mo siya. Kaya sabi mo, Angel Michael. Yung talagang pangalan niya. Pero hindi yan ganyan kasimple eh. Kasi merong, may mga incantation, may mga sinasabi talaga eh. Naalala mo yung pelikula ng Conjuring? Di ba si Valak? Di ba hindi nila makontrol-control si Valak? Pero ano nangyari? Nung naisulat na, di ba ni Elizabeth Warren, sa Biblia yata, naisulat niya yung pangalan Valak, di ba? Nakalimutan na niya kasi na-channeling siya noon eh. Mm. Pag nung nagkamalay na siya, hindi na niya alam ko ng mga pinagsasabi niya, pinagkagagaw. Ganun din nangyari sa akin, di ba? Hindi ko na alam ko ng mga sinabi ko, di ba? So ganun din siya, sinulat niya. E nung tutulungan na niya yung asawa niya na tetelapon na sa bintana, di ba? Nakita niya yung pangalan Valak, sumugod siya, tapos sinabi niya dun sa madre, sabi niya ganyan, "Your name is Valak." Nagulat yung madre kasi nalaman yung pangalan, kasi sabi, makokontrol na siya. "I command you, Valak, go back to hell," ganyan, ganyan, ganyan. Sumunod siya. Yun ang sinasabi natin, may magical words. At ang ginamit niyang weapon niya is yung Bible nga, di ba, may sinasabi siya ganyan. Yun. Now, handa ka na ba para sa ritual? Mga rituales. Una, consecration. Consecrate mo. Paano? May templo ka, o kaya may simbahan, merong lugar na inilaan mo para lang doon. At ito, pwede rin namang sa loob ng bahay mo, pero merong kang bilog, circle, tapos may mga simbolo kang ilalagay. Yan, consecrate mo. Sabihin, walang paggagamitan kung hindi para lang matawag mo ang anghel. Una yan. Pangalawa, yung tinatawag na invocation. Ibig sabihin, magdadasal ka, magme-meditate ka, kailangan relax na relax ka. Parang yung ginawa natin noon, yung, tawag dito, yung nagme-meditate tayo, di ba? Na para umangat ang antas ng iyong kamalayan. Yung ginawa natin noon, Akashic Records, na parang ganun din yun. Para tumaas ang antas ng kamalayan mo. Kaya nga pagka nagdarasal tayo, hindi pwede magdarasal ka na basta-basta lang kasi walang connection eh. Kailangan mataintim. Yung mataintim na yon, yun yung umaangat yung kamalayan. Nagkoconnecta ka sa Diyos. Yung pangalawa, invocation. Pangatlo, conjuration na. Conjuring. Ito na yon. Yung conjuration is ganyang pangalan, gagamitin mo na yung armas mo at magbibigay ka ng alay para magpakita sila. Yung pagpapakita, iba-iba eh. Pwedeng magpakita talaga sa'yo, pwedeng magliwanag, pwedeng iba-iba. Pwedeng may parang fog na lilitaw. So kung akala ninyo ay exciting, baka nga matakot kayo. Okay, kasi conjuration ang tawag doon. At ang pang-apat, conversation. Kakausapin mo na. At pag nag-usap kayo, hindi kayo nag-uusap na, ano pangalan mo? Hindi ganun. Kung hindi, yung magus, yung ancient magus, makakatanggap siya ng mga mensahe, sinusulat niya agad. Sinusulat niya yan. O kaya pwede niya mensahe, hindi mo narinig yung kausap niya, pero siya mismo, nagsasalita siya kasi nag-uusap na sila sa pamamagitan ng kaisipan. At panglima, i-dismiss mo na siya. Dismissal ang tawag daw. I-dismiss siya, bakit? Bisa paalisin mo? Hindi. Ibig sabihin, uutusan mo na siya para gawin ang pinagagawa mo. Kasi naman ang importante, useful ba o hindi useful? Kung yan ay useful, o sige, gawin mo na ito. Kumbaga, tapos na ang session natin, recess na, gawin mo lang dapat mong gawin. Ganon. Hindi siya yung uwian na, napabalik na, hindi. Uutusan mo kasi siya eh. So nakita mo yung limang, ano niyan. Ang sinasabi natin ito,
pwede mong hanapin ang angel na makatutulong, pwede rin naman yung angel na hindi makakatulong. Gagawa pa nga ng masama. Yan yung mga fallen angels na sinasabi. Yun yung sinasabi nga natin, demons nga, di ba? Yan, pag nag-conjure ka, halimbawa, gumagamit ka ng spirit of the glass o kaya Ouija board, nagkaroon ka muna nung tinatawag natin consecration, di ba? May lugar na para lang doon sa gagawin nyo. Mag-i-invoke ka. Di ba, nakaupo kayo lahat, tapos magtatawag kayo, bla 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 bla. Pagkatapos, conjuration na, gagalawin nyo, di ba, weapon nyo, yung baso, kaya yung planchette na sinasabi, gagalaw yun ngayon. Pagkatapos, makikipag-usap ka na, nandito ka ba? Yes. No, di ba, gumagalaw na. Tapos, kailangan i-dismiss mo, sabi, sasara mo yung portal na yun. Pag hindi mo nasara yan, bukas yan. So, pwede siyang gawa ng mga hindi magaganda. Kaya nga sa conjuring, ganun ang nangyari. May mga Satan worshippers doon eh, devil worshippers. Kaya nagkaroon na ng kaleche-leche yung pamipamilya ilang taon na, di ba? Yun. Now, ano ba ang mga elements ng grimoire? Okay. Ang mga elements, una, incantation. May salita na sinasabi. Pangalawa, may weapons. Weapons, pwedeng kutsilyo, kaya yung ginagit natin. Pwedeng staff, yung patpat, kaya sticks. Pwedeng sword. Minsan may sword na ginagamit eh. May mga special swords. Pangatlo, scrying. Pag scrying, ibig sabihin, yung gumagamit, parang sa Harry Potter, napalad mo yung Harry Potter, yung tinignan niya yung bowl, tapos nakatitig siya niya, may mga nakikita siya imahe. Ganun na scrying. Pwedeng gumamit ng crystal. Ginawa ko na yan eh. May crystal ball ako na black. Pero sana yung mas malaki, pero mali pinakita ko. Crystal ball, pwedeng black mirror, salamin na pinintahan ng kulay black, black na black. Pwede rin naman na bigas. Pwede, ginawa ko na yan kay Sir Tony. May bilao, tapos may mga bigas. Sabi niya, sige, scry, look at, ano nakikita mo. Tapos ang dami ako nakita, nakatitig lang ako sa ano. Kasi hindi mo titingnan yung bigas. Titingnan mo lagpas sa bigas. Pag tinignan mo yun, kung ano na makikita mo. Kaya nga, di ba may mga tao na natutulala, tapos ginigising mo, sabi, ano yun? Tapos ang dami na niya nakikita. Yung ganun din niya, scrying, pero siya, hindi siya nag-scry sa bigas. Nag-scry siya sa halaman, o kaya nag-scry siya sa hangin. Pwede yun, scrying yun. Pwede rin naman, smoke, o kaya apoy. Na nakatitig ka sa apoy, may makikita ka. Minsan gagawin natin yan. Yung apoy, pwede rin yung puro usok, na nagpapausok ka lang, tapos mag-scry ka sa usok, marami ka na makikita. Ang root word dito is descry. Ibig sabihin ng descry, para mas lalo mong makita ng maliwanag, malinaw. Kakaiba, no? Dadaan ka sa apoy, which is wala ka naman talaga makita, pero may maliwanag kang makikita. Para kay Harry Potter, di ba, nakatingin siya doon sa chimney, mayroong umaapoy, tapos nakausap niya yung uncle niya o yung godfather niya, di ba? Nakita niya. So, yun. Scrying. Pang-apat na elemento ng grimoire is talisman. Talisman, ito ay mga objects or gamit na merong enerhiya ng kapangyarihan tungkol doon sa anghel na tatawagin mo. Meron siyang kapangyarihan. Ang talisman, dalawang klase. Meron yung protective, meron yung practical. Yung protective, yan yung mga tinatawag natin agimat. Di ba yung mga agimat, may mga kasulat-sulat doon? Yes, kasi yun nga, for protection, may mga nakasulat doon na ine-energize yan gamit ang kapangyarihan nung nagbigay sa'yo. At yung nagbigay sa'yo, maaari hindi ang nila may pakpak, kundi yung tinatawag nga natin mga deities o yung mga neutral spirits. Yung practical side noon is, yung talisman na binigay sa'yo, may mga nakasulat nga na magagamit mo doon sa iyong utos mo. At yung mga senyales dito, ang tawag sa kanya sigils o kaya seals. Gagawa tayo ng special villain tungkol dyan. Ano mo, binigyan ako ni Sir Tony dati ng sigil. Tinago ko lang kasi hindi ko alam kung para saan eh. May mga nakasulat doon ng mga ano, sabi ko, saan ko ito gagamitin? Pero, ano yan? Pwede mo kasing gamitin yan. Kung kunyari, yan ay para sa anghel na si Michael. Pwedeng yan ang mag-meditate ka dyan para proteksyonan ka. Hindi ka mapapahama dahil na pinoproteksyonan ka nung talisman mo yun o yung tinatawag na agimat mo. At ang panglimang elemento ng grimoire ay tinatawag nating insenso. Insenso. Na bakit kinakailangan may insenso? Kasi ang anghel, di ba, nasa ibang plane yan. Para makita mo siya, bababa siya sa level ng physical.
eh pag nandito siya sa physical na level, eh kinakailangan magkaroon muna siya ng connection. Ang connection niya, yung usok na lalabas dun sa incenso. Kasi pag may incenso na, magkakaroon ng usok, matter yun eh. Gas nga lang. Yung usok, magkukonekta ngayon sa kanya, magkakaroon siya ngayon ng anyo. Kaya makikita mo itsura niya. Kasi nga gagamitin niya yung gas, yung smoke, para makita mo siya. Okay? Ganun din sa apoy. At temporary lang ito. Kasi pagka nawala na yung usok, mawawala na rin siya. Hindi mo na siya makikita. Wala na kasi siyang material form eh. Temporary lang yun. Yung iba, bukod sa nagpapausok, insenso, nilalagyan pa ng sacrifice, nagpapatay ng manok, o kaya nagpapatay ng kambing or aso. Mag-aalay ka. Pag nag-alay ka, yung dugo noon, yung alay yung katawan noon, yun ang gagamiting paraan para magparamdam sa'yo, magpakita yung anghel. Oh, excited ka pa bang makita? Yes. Excited ka pa rin. So, sabi ko nga, di ba, hindi siya good or bad. Depende yan sa intention mo. Pwede ka magtawag kasi ng anghel. Ang pinakasimple yung bago ka matulog, sabi mo lang ganyan, may problema ako, guardian angel, pwedeng tulungan mo ako. O, gabayan mo ako sa panaginip ko. Pero dapat, ang nasa isip mo, yung mabuting anghel. Kasi pwedeng mag pumasok sa iyo yung kahit na sinong anghel eh. Kung sino pumasok eh. Hindi lang channeling ang mangyayari, mapoposess ka. Okay. Ayun, dyan muna natin ikakat ulit yung ating angel series. Kasi yung susunod natin, pag-uusapan natin yung iba't ibang itsura ng anghel ayon sa Kristiyano. Okay ba? So sa ngayon, paalam mo na tayo. Yes. Okay. Yeah, maraming salamat pa rin sa inyong pakikinig. Pagsubaybay. At syempre, subscribe, watch, like, and share lahat ng vlogs ng Nixtradamus channel at lahat din ng ads. And don't forget, syempre, click the notification bell para sa mga updates. Okay? So, yan muna. Huwag kayong masasawa kasi may part 3 pa ito ng Angel series natin. Okay? So, till next, light, love, and life. Namaste. Namaste. Bye.